bilang isang siklista na nagbabiyahe patungong norte, lalo na kung dadaan sa Viaduct, doon sa mahabang tulay, from Pulilan halos hanggang San Simon, hindi nyo ba naitatanong kung anong meron doon sa ilalim ng mahabang tulay na ito? Sa tagal-tagal kong natira sa Pampanga, ako man naging tanong ko ito lalo na nung ako'y naging siklista. Kaya't out of my curiosity, mahigit na pong 2 years ago, pinuntahan ko ang ilalim ng mahabang tulay na ito. Shoutout nga pala sa Team Apple. Baka gusto nyong dalhin yung mga gravel bike nyo rito or mountain bike. Dito lang to sa Apalit tsaka Pulilan, sa mahabang tulay ng NLEX. At pagkaraan ng mahigit 2 taon, natupad ang pangarap ko. Bukod sa napuntahan ko nga itong NLEX na ito, nadala ko ang Team Apple dito. Unang ride namin with Ian Howe dito sa ilalim ng tulay, ang kasama niya, si Sir Ronnie Dison, aka Batman. At nasundan pa po ito. Hapon, sinilip ito. Masunod hapon. Ito po, ito yung pinuntahan nila Ian sa kanina. Sama natin ngayon si Sir Ian. Yan! Team Apple, Sir Harry, tsaka si Sir Noel. Magbike! Yan! Nakapasama rin kay Cycling Chef. Yes! Sinilip lang. Uy! Minsan pa po, samahan nyo kami para ibahagi namin sa inyo kung ano ang meron dito sa mahabang tulay na ito. What's up sa inyo, mga itik? Naalala ko na minsan nang binanggit ni Sir Ian Howe sa kanyang mga vlog na si Sir Noel mahilig sa animal. And he is truly a pet lover. Kaya nga, isa sa gusto niyang makita dito sa ilalim ng NLEX, makakita siya ng mga itik. Kaya makikiranda na kami. Sir, di ba may daan yung palabas ng kalumpi? Yeah, diretso lang yun, sir. Diretso na yan? Iba yun yun. Ah, wala. Di ba may tubig dyan? Wala. Oo, pwede kaming dumaan doon. Okay. Yan, diretso yun yun. Thank you, ha. Natuwa ako nang sabihin ng mga nagko-construction na dire-diretso na lang daw itong tulay na ito. Makakarating na kami doon sa may Pulilan exit. Kasi naalala ko, hindi mo siya madidiretso eh. Kasi mayroong tubig, mayroong ilog. Kaya kinakailangan mo pang umikot dun sa ilang farmland para ka makabalik dun sa mahabang tulay. Kumbaga, magdi-detour ka tapos babalik ka dun sa may tulay. Kaya okay din kasi madidire-diretso na pala namin ito. Ala na pala yung tubig eh. Natambakan na nila eh. Dati kasi, kakananin mo pa yan tapos babalik kang pa ganun. Ngayon, wala na. Diretso na daw. Wala na yung tubig. Ganda! Kaya alam, may putik. Ha!
Ito nangyayari dito sa ilalim ng NLEX, tuloy-tuloy yung kanilang construction. Kasi kailangan nilang i-maintain dahil libu-libong sasakyan ang dumadaan dyan araw-araw. Napaka-friendly ng mga construction worker dito, lalo na yung mga truck driver. Tapos pagka meron kami mga nakakasalubong, they see to it na kuminsan minto sila, tumatabi talaga sila. Pero siyempre dapat talaga mag-ingat pa rin tayo. No? Better to stop din kung sakali at magpasabi para tayo ay makaiwas sa mga aksidente. Dagdag ng ano, ng poste. Ayos yan, pag nilaparon nila yan. Good afternoon, sir. Nakikiraan po kami. Init lang tayo mga sir. Yes, sir. Thank you. Papa, no? Ang papa. Tsaka itong ilalim na to, hindi na dadaanan to, nasa gitna ka dadaan. Pero lupa lang. Lupa lang, ganito pa rin. Oo, ganito talaga siya. Ganito, rough road. Kaya naman, kasi may mga residente pa dyan eh. Yung lalabasan natin may mga nakatira. Doon ako inabol ng aso eh. May browning na nabol sa akin. Kasi nga, ano, out of curiosity ko rin eh. Kasi taga-apalit ako eh. Naisip ko minsan, ano kaya meron dito sa ilalim? Pintang. Tama na. Oo, yun yun. Diretso na siya, wala na yung tubig sa gitna. Tinampangan na nila. Kaya hindi mo na kailangang umanan. Tapos bumalik ulit sa ilalim ng NLEX. Tuloy-tuloy na siya. Pero makikiraan kami ha. Paunahin na natin yung truck. Thank you. Salamat. Dito ako inabol ng brownie, palabas. May brownie na nga-abol dyan. Flashback. Hey! Oy! Paglabas namin ng bayad ah, dito na nagsimulang umambon. At eventually, umulan.
Master, may easy trip ba yung mga bike nyo? Lalabas na tayo ng toll gate. Oo. Lalabas namin ng toll gate dyan sa may ano, Pulilan. Pulilan exit. Okay, takanan. Satay sa toll gate. Tila lang kami ng ulan, konti. Nung medyo umiina na ng konti yung pag-ulan, dumiretso na po kami dito sa Pulilan Kalumpit Road hanggang sa makalabas kami ng MacArthur Highway. Sayang nga eh, meron pa sana kaming ibang mga pupuntahan. Kaya lang, yun nga, naabala kami ng pag-ulan. And we are back to MacArthur Highway. Tapos, punta na kami ng Kapalit. Chill na chill lang ride namin.
kwentuhan kung sino yung makakatabi. Nakakamiss din yung mga ganitong glassing ride eh. Hindi ka masyadong nape-pressure sa ensayo. You're just enjoying the company of each other. Tapos ini-enjoy nyo lang yung nakikita nyo sa paligid nyo. Sarap mag-bike! We're back. Masarap sa una. Abang-abang kayo mga kapot-pot, mga kapadyak, mga kapidal. Sa mga siklista sa Pampanga, sa Bulacan at sa mga karating lugar, kakaroon si Ian Hao ng Yaya Ride dito sa lugar natin sa Pampanga. Mabaya itong ginagawa dito.